Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng ensina, nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya'y napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng ensina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy Buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita." Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi." At gayon nga ang ginawa ni Ahimaaz. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita, inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo." "Kumusta si Absalom?" tanong ng hari. "Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom." Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom, kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak, kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang Salita ng Diyos. Poon, sa aking dalangin ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin ako'y iyong dinggin, tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad,
Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao, bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo, "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nung dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa tatlong alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad, siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay February 4, ang ating reading sa Gospel ay Mark chapter 5:21, the following. Tungkol po sa sinabi ng Panginoon sa isang batang namatay, anak ni Jairus, "Arise, my daughter." Dumating ang kamatayan, ang hirap, mga sakit, to show us that sin is not an illusion but a reality. Kaya andun din ang isang babae, nanay, na 12 years, hemorrhage, at yung bata, 12 years old, reminding us of the 12 tribe of Israel, yung 12 na kailangan, at yung sending ng 12 apostle sa panahon ni Jesus at sa ating pason, sa ating panahon. Kaya sa gospel na ito, February means purification. Kung yung January po na dinaanan natin ay kadaming pagsubok, ibig sabihin dumaan din yung Konghe Pat Choy, New Year ng mga Chinese. February po, purification. Tulad ng purification na sinusubukan si Jairus, lumapit kay Jesus, sana buhay ng kanyang daughter at yung babae, 12 years na may hemorrhage. Andiyan ang sakit. Bakit ang kasakit? To show us the manifestation, presentation of God's love to each and every one of us. Kaya ikaw na namili ngayon ng TV Maria, itong channel na ito, sa dinami-dami ng mga channel, ang focus ng pag-ibig ng Lord ay nasa iyo. Ano yung may sakit ka dyan? Ano yung namatay sa iyo na kailangan niyang pagalingin? Kailangan niyang buhayin? Kaya nga sana sa ating pag-sharing ngayon, sa Ebanghelyo, ay makita natin. Siya'y naparito to show us the way, the truth, and the life. Pero dalawang bagay, cast all your cares on Him. Isuko lahat ng pahiram niya sa iyo. At pangalawa, yung ituro sa ating kapwa at simulan sa ating sarili, yung forgiveness to be healed, yung po ang isang kailangan natin. Nasa mundo tayo ng Pasko, passing through, lahat ay dumadaan sa pagsubok, walang madali. At anumang kalagayan mo ngayon, ang nagsasalita sa iyo ngayon ay isang missionaryo, survivor po sa gera, 20 years sa Angola, Africa. Halos namatay na rin ako sa malaria, nung ako'y nabilanggo, na-torture, kami na-ambush minsan ni Father Festine. At ngayon, nag-uusap tayo rito. Ano po ang aking message? Na anuman ang iyong problema, pagsama-samahin man lahat ng yaman sa mundong ito, hindi maipapantay sa iyo.
Nagsasalita ako rito, hindi ko kailangan maraming paliwanag sapagkat nariyan ka. Ang pangalan mo'y may ibig sabihin. At may mga hindi lang pamilya mo, kamag-anak mo nagdarasal sa'yo. Meron tayong mga novices, kaya yung mga nakatira sa Mindoro, dyan kay Father Ben Linsuan. Ben, ibig sabihin mabait na anak. Lim means noble. Suan, isang blessing, sharing, shining, beaming. Kaya sana sa ating pag-uusap na ito, mag-email ka dito sa TV Maria. Itanong mo sa akin kung ano ang meaning ng iyong pangalan. Dahil sa pangalan mo pa lang, may pinapasabay na ang Panginoon. Tulad na sa gospel, pinadinig natin Jairus. Jai, God will save us. At Rus, andyan ang mga pagsubok, pero tayo'y kanyang hihilumin. Kaya sana, bago tayo maghiwalay, in a few minutes, sana yung message mo, yung ngiti mo, saan ka man nagtatrabaho, bigyan mo ng halaga, ano man ang iyong kalagayan, sana maging Kristong buhay ka. That the life you live now is not your own, Christ is living in you to share His kingdom. Ano pong kingdom yon? Yung kingdom natin, walang mangyayari. May His kingdom come, may His will be done. Sana sa ating pagsasalita, pag-iisip sa ating puso, pinapakita natin with love. Pinapakita natin na mayroong Diyos na nagmamahal. Natural, may mga calamities, may mga giyera, may mga frustration sa buhay. Kaya ang outlet daw kumisan ay money, power, and glory. May mga sakit, may mga problema. To remind us yung ating essential na kailangan sa buhay na ito. To share the kingdom of God. First with our loved ones, then with our company, na sana a community of forgiveness, sharing with justice, love and compassion to one another so that others may believe. Andito ang Panginoon to heal us, body, soul, and spirit. At sa kahilingan, anumang sakit ito, ay salamat sa pananampalataya. Mahawakan lang daw yung laylayan ni Jesus, gagaling siya, sabi ng babae. At si Jairus, ayun, have faith. Believe in God, pagagalingin niya. Nasa situation tayo na maraming imperfection, ang daming problema, para saan to? To glorify the Lord. Na kung may imperfection dyan, ng ating buhay, ng ating bayan, ng mga bansang dumadaan sa purification, purification, sana, anyayahan natin sila through texting, through email, bigyan natin sila ng pag-asa. Our hope is not an illusion, but a reality. Ano man ang isipin mo sa Diyos, hindi siya nagbabago at pinakamamahal ka niya. Salamat sa iyong love offerings, saan ka man naroroon. Salamat sa mga umaalalay sa ating tahanan ni Maria, Carmona Cavite. Imagine, through TV Maria lang, si Alfred Abrenica, sila Ompong, sila Brother Erwin, Sister Annalyn, Anna. At ngayon ay may mga prayers tayo ng mga novices sa Mindoro. Hinihiling namin ang iyong pakikiisa. Saan man tayo naroroon, nakikiusap si Pope Francis, Cardinal Tagle. Hindi pwede yung comfort zone lang. Hindi pwedeng ako'y manunood lang. Hindi pwedeng ako'y walang pakialam. Ang isang minamahal mo sa pamilya, sa eskwelahan, nilapitan mo, kinaibigan mo, ipinahayag mo ang pag-ibig ng Panginoon. Whatsoever you think of your situation, sa buwan na ito, February, sabihin mong andyan ang purification ng Panginoon. I love you, my daughters and sons, and your faith have to be tested like gold is tested by fire. Sana yung ebanghelyo na ating narinig ngayon ay maging inspiration ng ating conversion, reconciliation, and be integrated according to God's plan na mas maganda sa ating plano. May His will be done na mas maganda sa ating kalooban. Kaya nga, huminga ka ng malalim at ngumiti ka, at sa paghihiwalay natin, pwede bang bigyan mo ng encouragement ang iba at sabihin mong whatsoever you think of your situation, God loves your unique prayer, your unique thanksgiving, your unique change from within, your unique faith in believing that God will give you new life, that God will heal you in Jesus' name. At pwede bang sabihin mo, thanks be to God. Thanks be to God.
Would you know what the baby Jesus saw when he opened his eyes for the first time? I know that it was some loving eyes, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. A quiet night in a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger.